Hello mga kabuddies, welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jeya and for today's vlog, isishare ko sa inyo kung paano ko ginugroom ang aking alagang Shih Tzu at home at ano-ano nga ba yung mga ginagamit ko sa kanila sa pag-groom at kung saan ko ito nabili. Very affordable to mga kabuddies. Pero bago yan, dahil bago lang ang aking YouTube channel, ilike na yan at huwag kalimutan ishare at mag-subscribe para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. So ayun mga kabuddies, bago tayo mag-start, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa kanila pang groom. Bali mga kabuddies, share ko lang din. Ito po yung mga gagamitin ko. Mga ginagamit kong pang groom. Iba't ibang klaseng suklay. Nail cutter. Powder. Yan. Panlinis sa mata. Panlinis sa tenga. Ito po, spray after ko pong i-groom. Tapos ito, iba't ibang klase na gunting po, cotton, and razor. Yan po. Ito po talagang pang-aso po ito. Nabili ko po ito sa Lazada. Maganda po itong gamitin sa kanila kasi po, hindi po siya ganun kaingay. So, hindi po sila maiiritang gamitin. So, yun mga kabuddies. Bali, ang model ko for this vlog is si Maliit. Yan. Medyo nagusot-gusot na po yung hair niya. Nabasa po kasi pinaglaro ko po sila ng yelo kasi sobrang init po talaga ngayon. Yan po. Yan. Sobrang haba na po ng hair niya. Huwag niyo ako i-judge mga kabuddies. Kaya medyo nagusto itong hair niya. Kasi po, kakatapos niya lang po mag-heat. So, hindi ko po siya mapalabas kasi po nagwawala po yung male dog ko kapag kahahawakan ko po siya. Kasi mabango po sa pang-amoy niya yon. Ayan o. Ngayon nga po, pinakawalan ko. Nagagaya na naman siya. Yan. Iniiwasan ko lang po na baka mamaya hindi inaasahan magkabihibi sila. Kasi dapat pagpapalabasin ko po siya or susuklayin ko, nakamonitor po ako. And after po kasi noon, nagka-allergy rin po ako. So, iniwasan ko po muna na suklayin sila. Yan. Nagpagaling po muna ako. Kaya ngayon, nakarecover na po ako. Nag-decide po ako na i-groom na lang po si Maliit. Start na po tayo! Start ka na! Hi ka Maliit! Hi! One eternity later. So yan mga kabuddies, start na po tayo. Yan. Medyo buhul-buhul na yung balahibo ni Maliit. Pakita ka sa cam. Dito ka lang. Stay there. So first mga kabuddies, ako nag-i-start ako sa katawan. Kasi eto yung medyo madali-dali lang. Sa ano po kasi, sa mukha medyo mahirap. Ayan, guguluhan na siya. Oh baby. Ay, no. Yan. So, yung mga kabuddies, ako nilalagay ko lang dito. 2.0. If ever bibili po kayo nito, ako kalimitan ganito. Ayoko kasi na sobrang kalbo sila. Kasi ito nilalagay ko. Yung may 12. Number 12. Yan, kita po ba? Yan po, may number 12 po yan. Papasok lang po dito. Yan. Then start na po tayo. Yan po mga kabuddies, pansin nyo, hindi po siya ganun kaingay. Sadyang magulo lang po talaga si Maliit. Lupitan, ha? Ayan po. Kung malikot naman po yung mga alaga nyo, mga kabuddies, much better tinatali po natin sila. Tapos nakasabit. Yung tali po, ah. May mga part po kasi na nagbuhol-buhol na. So, kailangan na po talagang gamitan ng gunting para mabilis na pong eraser. Thank you.
So, yun mga kabuddies, katawan pa lang, tinapos ko, eto. Dito na ako sa paa. Diba? Habang ginugulong ko si Maliit, nagkakaroon pa kami ng bonding moment. Nga lang, mahirap, pero okay na rin, tipid. By the way, mga kabuddies, sa mga may alagang shih tzu dyan, hindi advisable na, lalo na ngayong summer, napahabain natin ng mga hair nila, kasi may tendency baka ma-heat stroke sila. Lalo na kung hindi naman 24/7 is nakabukas ng aircon. Or yung iba naman kasi walang aircon. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. Yakap Maliit. Yakap po ako ni Maliit. Banding moment po namin yan eh. Pakita nga. Pukot yung baby ko. Pukot ako. Kung pusong-puso na tayo ng pawis dalawa. Magiging hawahan ka na. Bigat ng model ko, no, mga kabadis. Moody minsan. Minsan okay. Minsan hindi. Sa pag-groom sa tiyan, mga kabadis, hindi mo kasi mailipat itong camera eh. Makamaya bilang maano ni Maliit, masipa niya. Dahan-dahan lang. Kasi baka mamaya matamaan po natin yung kanyang nipple. Kaya dapat pagka yun ang i-groom nyo. Although safe naman po gamitin itong facial. Hey, hey. Stay. Okay lang. Nagawa mo na akong legendary skin. Yan mga kabalis. May manipul niya. Kailangan ingatan niya. Hindi yan dahil madadaanan ng razor. Kaya pagdating dito sa may chan, dapat doble ingat. Stay. Ayan mga kabalis oh. May kita nyo. Ayan. Madali siyang ipang linis din ng loob. Ayan. Pero careful pa rin. Ah. Talaga natatanggal niya. Pati yung mga singit-singit na yan, kaya niya tanggalin. Eh, ilang beses ko na ito nagagamit So, yun mga kabuddies, natapos ko yung sa katawan, mukha na lang at saka buntot. Huwag niyo ako i-judge, hindi ako professional groomer. Ang sa akin lang is, sinummer cut ko na siya, kasi sobrang init nga ng panahon natin ngayon. Yan. Nabuwasan ko pa itong mukha niya rin. Yan. Imagine ninyo mga kabuddies, yung mga pinakita ko sa inyong mga gamit, na ginamit ko pang groom, wala pang 1,000 yata or 1,500 mga ganun. Ang nagastos ko. Yung 1,500 na yun, kung 500 ang isang bayad sa groom mo, wala na, tapos na agad. Tatlong groom lang. So, tipid tips na rin siya. And beside, nakakatakot nung mabas ngayon para sa atin.
kasi nga may COVID. And sa mga aso, baka mamaya, may tayo hindi mahawa na sakit. Kasi po, outbreak pa rin po ng distemper at parvo po ngayon para sa mga aso. So, kailangan po natin protection na ating mga sarili. Na huwag muna lumabas. Banding na rin po namin to ni maliit. Yan. Sa mukha, kailangan mga kabadis, ingatang mabuti kasi pwedeng matusok yung mata. Kaya dapat doble ingat. Lalo na kung medyo magulo po yung inyong alaga. Balikan ito mga kabadis. Marami kasi nagtatanong sa akin, ng friends ko, ng mga alaga rin si Tso. Paano ko raw po ginugupitan ng mukha ng alaga ko? Kahit ito walang design. Gusto lang nila magupitan ito. Itong nasa mata kasi yung mahaba daw. Ayan po. Simple lang po ang ginagawa ko. Pakita ka mabuti mali. Ayan. Ayan po. Ang ginagawa ko po is, ayan po, for example, susuklayin niyo po. Ayan. Lalabas niyo po ito mabuti. Pakita mo, baby. Ayan. Kaliwa at kanan. Or kaya mga kabadis, sinahawakan sa tenga, ganyan. Para hindi siya makapalag, hindi makagalaw-galaw ng ganyan. Wala na siyang control. Ang importante kasi magupitan yan eh. Kasi, nagmumuta yung mga mata nila pag hindi tatanggal yung mga haba ng hair dyan. Stay ah. Stay. Si maliit po. Madami magdadala lang tayo para ano lang yung tape dito, yung maliit lang eh. Manin. Ang ganda. Wow! The finale. Buntot. Buntot mo. Tsaka yung buntot ni Malit. Ang ganda pa naman po. Oh. Manit! Finally, we're done, ma po. Ayan na po ang finished product natin. Inabot ako ng mga 4 hours po siguro bago ko ma-achieve yung ganyan looks. Sinummer look ko na lang po. As in, siniro ko po yung sa katawan niya kasi sobrang init po ng panahon ngayon. And then, saglit lang naman po tutubo yan. Babalik din po yung cuteness overload ni Maliit. Manit! Yan! Hello! Cute-cute naman yan. Ayun po, ganyan po karami yung balahibong natanggal. Yan. Yan po si Maliit. Maliit! Yan. Kamukha niya na po si Dora the Explorer. Tapos yung paa niya, tingnan niyo yung kamay niya. Parang
ano man tawag yan, sakang. Pero cute pa rin siya maliit. Maliit! Yan, press ko na yan. Yan, imagine niyo mga kabadis, nakatipid ako ng 500 siguro. Kasi 500 na ang groom, di ba? Pag mga Shih Tzu. Yan. Sa mga gusto mag DIY, do it yourself, sa inyong mga alagang aso, gawin lang po kadali. Actually, hindi siya madali eh. Mahirap nga po kung tutusin, pero siyempre, natututo po tayo and tipid na rin po. One eternity later. So yun mga kabadis, finally natapos na rin po tayo. Mga 4 hours po natin ginawa yun. Ayan, tingnan nyo naman itsura ko. Lapot na lapot, ligo ulit. Kakaligo ko lang, siguro maliligo ulit ako kasi kate, promise. Ayan. Ano po masasabi nyo? Ayan, hindi po ako professional mga kabadis ha. Gusto ko lang, ako lang gumagawa sa mga aso. Cute-cute kayo ni maliit. Tsaka tutubo rin po to agad. Ayan po. So, sana po ay nag-enjoy kayo and may natutunan po kayong bago. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. 1K sub na po tayo. And sa mga nagtatanong po pala mga kabadis, hindi po ako beta. Lahat po ng mga sinashare ko po sa inyo is based on my experience lang po. So, hanggang sa muli po mga kabadis, bago po matapos tong vlog na to, don't forget to like. Grabe ang init. Retake, retake! Ating katanong liit. Bago po matapos tong vlog na to, don't forget to like, share, and don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye! Bye ka na maliit! Maliligo na ulit ako! Init! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye! Dora! Bye-bye!